Ayan, grabe, no? Ang tagal na po, ngayon lang nilabas. Isang person deprived of liberty ang pinaghahanap ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Corrections nang bigla umano itong mawala sa loob mismo ng bilangguan. Sa panayam ni Congressman Erwin Tulfo sa isang opisyal ng Bucor mula sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang nawawalang preso. Ang nakakapagtaka, July 15 pa nawawala ang preso. Ayan. Eto nakakapagtaka, isa-isahin natin. July 15 pa nawawala yung preso. Ang tanong, bakit ngayon lang lumabas? Bakit ngayon lang nabalita? Kahit sila, kahit ito mismong channel na ito, nagtataka sila. July 15 pa nawawala, July 21 pa na ngayon. So, mag-iisang linggo na pong nawawala yung preso. Anong nangyari? Bigyan ko po kayo ng angulo. Ha? Ito ba ay maihantulad natin, maiko-compare natin sa airport? Coach Oli, ang layo naman nun. Bucor Airport, Bucor Airport. Tingnan lang natin kasi baka, ha? May konting pattern, baka lang. Ang gulo lang po ha, hindi ko sinasabing ito ang nangyari. Pero tingnan nyo, kayo humusga. Bibigyan ko kayo ng angulo. Kayo may karapatan sa inyong opinion. Oh, angulo. Airport angulo. Ang ganda ng title, no? Airport angulo. Ano nangyari sa airport? Di ba nakailang brownout ang airport? Ako, nung nagkaka-brownout ang airport, masyado naman atang madalas. Parang natadalas naman ata. Hindi ko alam kung medyo mahina sila doon, mga mahina silang nilalang doon na talagang weak yung kanilang president. Kaya hindi nila mabigyan ng ultimatum yung mga yan. Yun naman ay tanong ko lang sa inyo. Ha? Baka naman. Ano doon? Tapos, last week lang nalaman natin, ipaprivatize. Diba? So, parang ang datingan, gumawa sila ng problema kasi gusto nila magkaroon ng programa, project, kasunduan, etc., etc., etc. Aurea Haway, maraming salamat. Sabi niya, Blessed Friday, Coach Oli. Blessed Friday sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy at takusang loob na pagsuporta kay Coach Oli. Maraming salamat, Aurea Haway. Di ba? Hindi ba kayo naduda ron? Brownout, 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 brownout. Tapos i-privatize. Uh-huh. Tapos magkaka-bidding. Tapos baka mamaya ang manalo sa bidding yung kanilang mga tropa. So ibig sabihin, magkakabilihan yan. Ipa-privatize eh. May katumbas na pera yan. Oh. Siyempre, pagka may pera, may proyekto, oh, merong komisyoner. Oh. Ano yung komisyoner? Yan yung sinasabi ni Mayor Magalong. Diyan sa pork barrel, 45%, 50% na pupunta doon sa kongresista. Eh baka ito, yung proyekto ng pag-privatize ng airport, baka 40, 45, 50% sa kanila din mapupunta. Hindi tayo nagbibintang. Pero nangyayari po yan. That is a public knowledge. Alam natin ang korupsyon ay nasa proyekto. Kaya nga walang nangyayari sa daan natin, di ba? Kaya walang nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Ang lakas kumat na mga komisyoner. Ah, di ba? Ah. Kaya baka nagkaka-brown out para i-privatize, para ma-justify, para magkapera, magkaroon ng kasunduan. Oh, ito, may nakakatakas. Ang sikip-sikip dito eh. Ang sikip-sikip. Kailangan natin palugawin to. Kailangan natin ng proyekto. Kailangan natin ng bagong kulungan. Kailangan natin this. Kailangan natin that. Kaba yung bundak. Pag may proyekto, may commissioner, may kasunduan. Oh. Ah, di ba?
kasi nakakapagtaka, isang linggo na biglang, ano yan? Stage? Ano yan? Drama? Ano yan? Moro-moro? Nagtatanong lang naman tayo. Kasi sila, ang bilis na nila sa balita eh. Di ba? Ang bilis niya, pagdating dyan sa Bucor, nung panahon ni DJ Bantag, nung binibira pa si DJ Bantag, ang bilis dyan ang mga balita. Ngayon, isang linggo na, nakatakas, walang balita, tapos bigla may balita, tapos kailangan na nilang baguhin. Diyan sa loob. Wow. Ang gulo lang po yan, ha? hindi ko po sila pinagbibintangan, pero kayo humusga. Pero pag tuloy-tuloy nangyari yan, may problema, tapos project, ay alam na this. Ganun yun eh. Problema, project. Problema, palit slogan. Problema, palit logo. You are a basket case, mga ano. Ay, nako kayo. Oh, diretso tayo. O halos isang linggo na, hindi pa rin siya lumilitaw. Dito po kasi sir, pag may lumipat po ng brigada, tumatawag po sa mga ibang brigada. So pag nawawala po sila, it will take 1 week po bago sila lumabas. Pag dito sa brigada, lumipat sa brigada, it takes 1 week para lumabas? Hindi kaya, ako hindi ko alam kung anong patakaran dyan. Pero alam ko, yung mga brigada na yan, parang ganggang yan eh, di ba? Ano yung magtatago sa ibang brigada? Hindi kaya patayin yan doon? Ba't doon siya nagtago? Tago po sa mga pisame, nagtatago po sa mga dingding, kasi may mga iniiwasan po silang utang. Oh, ayan naman pala eh. Alam nyo naman pala eh. Baka nagtatago sa kisame. Eh, di saliksikin nyo yung kisame. Baka nagtatago sa dingding. Eh, di saliksikin nyo yung dingding. Simple lang yan. Palabasin nyo lahat ng preso. Tapos saliksikin nyo. Eto, tignan nyo ko ha. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Yung Red Horse nga nahanap ni Katapang eh. Asan si Katapang ngayon? Si Bucor. DG, ano pa rin siya? Director General pa rin ba to si Katapang? Asan siya ngayon? Ba't di siya nagsasalita? Yung mga kutsilyo nga nahanap nila eh. Yung Red Horse nga nahanap nila eh. Preso, hindi nila mahanap sa loob. Ano yan? Oh, di ba magaling si Katapang? Pahanap nyo. Paki-double check nga kasi dinouble check ko yan eh. Baka sira yung Google ko. Napalitan na ba si Katapang bilang Director General dyan? Baka mali ako ng research eh. Pero ba't wala siya? Oo. Dati lantaran ka dyan. Pag nag-iikot ka dyan, ikot ka ng ikot. Palabas-labas ka ng Red Horse. Ang dami mong press con. Ngayon, asan ka? Oy, anharot. Oh. Sabi ni Digma, paano nakain yung kung sa kisame lang baka nasa labas? O kaya nga, hindi, baka kinakain niya yung daga sa kisame. Oh. Ang preso ay kinilalang si Michael Cataroja at may kasong paglabag sa anti-fencing law at carnapping. Hindi naman agad masabi ng Bucor na nakatakas si Cataroja, kaya nagsasagawa na sila ng search operations sa tulong ng life detector at cadaver dogs. Ito pong preso na to, ang record po niya, mahilig po siya magtago sa mga sakop. Itong preso na to, mahilig magtago sa sakop. Saliksikin nyo yung mga sako dyan. Search na po na mga sako. Tinutusok po lahat ng basura. Until po yun, in-depth investigation po, we will utilize technologies po para po mas mabilis pong mahanap. Sa ngayon, tanggal na sa pwesto ang nasa 30 security officer na naka-duty sa maximum security compound ng NBP. Huwag yung security, tanggalin nyo yung DG nyo dyan. Yung undersecretary nyo, tanggalin nyo dyan. Yung ano, yung nangunguna dyan.
Dati lakas-lakas ng press con, ngayon asan siya? Aurea Hawaii, maraming salamat po muli. Inulit pa, ulilit. Thank you sa kusang loob, Aurea Hawaii. Sabi ni Armax, high profile siguro, pinatakas na nagbayad. Yan, isang angulo yan. Pero ang sabi nila, mamaya pakinggan nyo, hindi daw high profile. Okay? Bata, isang angulo yan. Pero, tingnan nyo muna yung isa kong angulo. Mas ano ako dun eh. Mas, medyo mas malapit sa ano, katotohanan. Kasi pagka nagkasunod-sunod yan, mababalitaan natin nagkakasunod-sunod ng problema. Tapos proyekto. Tapos kasunduan. Ayun. Ayun na, alam nyo na. Diba? Alam naman natin sa gobyerno eh. I mean, hindi lang naman ngayon to. Sa lahat ng administrasyon, di ba, ganyan na gawain dyan. Problema, problema, proyekto. Noong nawala si Kataroha, may nagbabantay na rin sa dati niyang tirahan para sakaling takas man at umuwi sa kanilang dating tinutuluyan ay agad siyang huhulihin. Aminado naman ng Bucor, malaki ang problema sa pagsisiksika ng mga preso kaya posibleng may nakakalusot sa kanila. Kahit nga ang paglusot ng droga sa loob, isa sa pinoproblema pa rin ng Bucor. O yan, aminado kayo ngayon, droga problema nyo pa sa loob. Eh bakit sabi nyo dati isusolve nyo yan? Oh. Kung andiyan pa si DJ Bantag, hindi ganyan nangyayari diyan. Mas bawas diyan. Bagamat hindi yan, hindi na solusyonan ng droga sa loob ng 100%. Parehas din kay Tatay Digong, kay PRRD, hindi niya naman na-solve ng 100% ang droga sa labas eh. 'Di ba? Pero nabawasan. Nabawasan yung mga nagluluto diyan, nabawasan yung mga may hawak diyan ng mga drug lords. Oh. Sabi nyo, tatanggalin nyo. Kaya nga inalis nyo dyan si DJ Bantag. Tapos, inaamin nyo ngayon, problema nyo pa rin yung droga dyan. Oh. Ang galing nyo humawak, humanap ng kutsilyo, humanap ng red horse, pati ahas na hanap ninyo. Yung tao, hindi nyo mahanap. Mas mahirap hanapin ang ahas, ha? Oh. We are now sending out a memorandum, sir. Sila na tinatighten po natin yung security natin. Although yung facilities po natin eh, masyado na pong 100 years ago na po. Pero yung pong pagdadagdag po natin ng tao, nagdagdag po tayo ng additional personnel po sa maximum. Sabi naman ni John. Yan, ito yung favorite niyo. De, gawa na lang kayo. Gawa kayo ng ano, panibagong mga believe it para malaki project. O, ganun lang yon. Sabi ni Ed Magante, Magante, baka pinakulong na si ano kasi hindi pa nakakabayad doon sa pinagawa niyang karo. Ay, baka nga. Hindi, asan siya? Inahanap ko siya. Hello! Na parang dati, nung panahon, aalala niyo yung panahon ng eleksyon, pag ang usapan ay debate, hindi mahanap si Marcos. O Marcos pa siya noon, di pa siya president. O, may debate, nawawala, hindi mo makita si Marcos, asan? Ganun yun eh. O, tapos biglang lalabas, nagluto pala ng pakbet. Anin. Galing eh, no? Ay nako. Sa Secretary Jesus Crispin Remulla, malaki na talaga ang problema sa seguridad dahil sa dami ng mga PDL sa NBP. Basta't kailangan halugugin lahat. Lahat ng kailangang paliktarin na, basta't hanapin. Baliktarin nyo si Katapang, pahanap. Mapakagaling nung bata mo si Katapang, humanap, pahanap nyo. Oy, pakiano nga? Pakiresearch? Wala na ba si Katapang? Where na you? Dito na me. Siya pa rin ba? Ba't di siya nagsasalita? Lahat ang babaliktarin, baliktarin nyo yan. Hanapin nyo yan. Magaling maghanap yung mga tao nyo dyan. Oh, naisahan kayo, isang linggo na? We, di nga. Sabi ni Lizelle Mabi, Katago, ay hindi na Katapang, pinalitan na ang Director General Katago. Ay, hindi ko kilala yun ah. Oh, sabi naman ni Garski, baka gumagawa lang ng issue para makalabas si SOJ sa media. Oh, pwede, isang angulo yun. Oy, hi Esme. Hello, how are you? 3 times a day.
Esme, may threat. Di umano sa buhay, kaya di pwede mag-appearance after labas ng bansa naman. Baka hindi na siya nakaupo dyan. Baka palamuti lang. Hindi, kasi pag ganyan, nadududa talaga ako eh. Yung pagka maganda ang kanilang ibinabalita ay para sa kanilang flash. Andyan. Pagka ganito ng bulilyaso, wala. Eh yung huli kong narinig sa kanya na kanyang press con ay yung nasermonan siya ni Senator Amy Marcos eh, di ba? Oh, tapos nasermonan naman siya ni Senator Tulfo. Baka kaya ayaw nang lumabas ni Katapang kasi nasesermonan siya ng ano. Nasesermonan siya ng mga senador, baka madagdagan pa ng mga sesermon sa kanya. Sermonan sana siya ni ano. Ay, Esme! Hello, hello, thank you ah. Thank you Esme sa kusang loob. Nako, na-miss kita, parang ano ah. Medyo matagal kang nawala. But anyway, maraming salamat. Alam ko ay busy ka sa pagpapayaman. Ay, grabe na. Grabe to si Esme. Okay, thank you Esme. Hindi pwedeng tumigil. Sakali namang magkaroon ng congressional inquiry para sa reforma ng Bucor, siya mismo dadalo para mapag-usapan ang mga problema sa ahensya. Ako mismo ay siguro pupunta ako dyan sa mga investigasyon na yan upang magkaalaman ang pangangailangan talaga ng gobyerno natin na masuportahan tayo ng Kongreso sa pagpapalipat ng mga tao sa iba't ibang regional prisons. Ayun. O, pagpapalipat. Ako mismo pupunta ako dyan. O, baka magpapalipat at tingnan natin kung anong pwedeng maging kasunduan dyan sa pagpapalipat ng mga preso. Kasi kailangan natin ng suporta sa bagay na ito. Ito ay isang malaking budgetary item. Ayun na sinasabi ko eh. Ah, ngayon, alam nyo na. Ito ay isang malaking budgetary item kaya kailangan ng suporta ng Kongreso. Eh, best friend kayo ni Speaker eh. What friends are for? Ganun yun. Hindi ako nagsabi niya na, o siya, ulitin. Ulitin natin ang speech ng favorite nyo. Talaga ng gobyerno natin na masuportahan tayo ng Kongreso sa pagpapalipat ng mga tao sa iba't ibang regional prisons. Kasi kailangan natin ng suporta sa bagay na ito. Ito ay isang malaking budgetary item. Luisa Erispe para sa... Ayos, di ba? Oh. So, lumabas. Ito ay isang malaking budgetary items. Kailangan ng suporta nila. Alright. President Marcos, dapat ikaw ang kumuha ng slogan ni Isko Yorme. Alin? Bilis kilos. Ang bilis ng kilos nyo dyan pagdating sa budgetary items. Grabe talaga. Grabe. Grabe, grabe. Ha? First year. Magkano na ba ang ano? Pwede ba paka-research? Magkano na ba ang Ferrari ngayon? But Coach Oli, bibili ka. Bakit? Masama bang mangarap? Ferrari bulletproof. Ay, nako. Ay, bili kayo ng Land Cruiser. Oh. Land Cruiser, ayan ha. Nasa bulletproof. Alam mo na. Ano pa ba mga kailangan bilhin ngayon? Alphard, no? Ganyan-ganyan. Pero panis, yung Alphard. Peanut. Ay, Nanay Emmy, maraming salamat po. Maniyan sa kanila. Mumurahing klase yon. Emilita Hader, Nanay Emmy, maraming salamat po.